Hi guys, ngayon ay gagawa tayo ng pang-rescue ng ating mga float pag naputol guys. So, kailangan natin ng stainless na steel na stick. So, yan, pabigat. Number 15 yan. So, depende lang din yan sa styrofoam na ano, na foam na gamit nyo. So, number 15 yan kasi malaki-laki ang gamit ko na palutang guys. So, yan yung foam niya. So, ang kailangan pa natin na mga gamit ay yung jewelry flyer at saka yung pangsulda na, ano tawag doon? Pangsulda yun siya. So, yung ano, flyers at saka yung pangsunog ng ating lid. So, ngayon, umpisahan natin guys. So, yung pinakagitna ng ano, may butas yan. So, tupiin natin ng konti para hindi siya mahulo guys. So yan ang pinaka main yung sa gitna niya. Yan siya. Tupiin lang natin para mag-hook siya dun sa baba niya. Para mag-cast tayo, hindi matanggal basta-basta guys. So then mag-cut kayo. Pagkatapos niyan, mag-cut na kayo ng mga arms niya. So mga 10 cm lang yata yan guys. Yung ano ko. Yan. Mga ilan ganyan, mga 8 or 9 na piraso. Pwede din 10 para hindi talaga malaki yung ano, yung distansya ng ano nyo, mga kamay niya. Para madali lang yung ma-hold doon sa float na i-rescue nyo. So ganyan. Depende kasi sa float na rescue nyo kasi kadalasan sa ginagamit namin ay malalaking hook, ay malalaking float. Kaya hindi masyadong makipot yung ano niya, yung arms. Pwede lang siya mas malaki lang yung giwang niya. So ganyan siya, guys. So i-arrange niyo lang doon sa may mga butas niya. Ipag-cast niyo lang doon kung ilan lang yung kaya niya. Tapos yung iba naman ay doon na sa may ibabaw niyo. Ilagay siya guys. So ganyan lang siya, i-arrange niyo lang. Mamaya niyo na siya i-arrange ng mabuti yung ano niya, yung mga kamay-kamay niya. Pagkatapos na ano, maidikit niyo ng mabuti siya guys. Heat shrink. Pagkatapos niyan ay gagamit tayo ng heat shrink guys para yung mag-hold siya doon sa mga yung mga stick na stainless steel. So ganyan siya. Para siya yung parang temporary na tali siya guys. So yan siya. Ganyan lang. Ipasok nyo lang. Tapos i-ano nyo lang ng lighter ng mainit para mag-shrink siya. Para maging temporary na tali siya guys. So yan siya. Yung ginawa ko. Ganyan. Para madali lang talagang mag-hold siya guys. Hindi na kaya magtali-tali pa. Ganyan lang siya. Tapos, doon din sa kabilang parte, lagyan nyo rin yung pansamantala lang. Yan siya guys. Para hindi magiwang-giwang yun pag ano nyo. So, yan. Fit na siya. So, ngayon eh, gamitan nyo ng pangsulda. Pero yung palpak yung pangsulda ko guys kasi wala pala akong flux. Pangit talaga, hindi talaga pwede pala mag-direct ka ng walang flux yung ano mo, yung magsulda ka. Hindi natutunaw ng maayos guys. So ganyan siya, parang failure ako dyan kasi walang flux na yung pang ano, pang mix niya parang catalyst. So hindi magandang resulta. Yung ginawa ko lang, tinali ko lang siya tapos naggamit ako ng parang mighty band. So, pero mas maganda yung suldahin nyo guys kung ano, para stable talaga siya. Hindi siya maggalaw-galaw guys. So, ganyan na. Ipasok nyo na yung foam niya. So, ganyan. So, dapat padikitan nyo yung sa gitna guys doon sa ano. May ilagay kayo ng parang guma doon na para maging masikip yung ano nyo dapat. So, ganyan siya. Padikitan nyo yung sa gitna bago nyo ilagay yung foam, guys.
Ayan siya. Tapos i-arrange nyo lang yung mga arms niya ng sakto sa distansya para makahawak dun, makahold sa i-rescue nyo na float. So, ganyan. Lagay ko sa lagayan, guys.